Hello Aries, I hope you're doing well, and this is your daily message for May 9, and this is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking nangindasal para sa inyong lahat, Aries. So Aries, ang paunang mensahe ninyo napakaganda. Oh, we have the Nine of Water. Ayan. So this is a wish fulfillment energy, Aries. So maghanda na kayo, no? Kasi a wish is coming true sa panahon ngayon, no? This is the period na kung ano man yung mga minimithi ninyo sa buhay dito, kung ano yung wish ninyo out in the universe, is ano, may pagkakataon na yan ay mag-come to fruition. Kaya kung ako sa inyo dito, Aries, no, i-align ko na ang sarili ko to receiving this wish, di ba? Sa pag-come to fruition ng kung ano mang wish na to. So, itanggalin na lahat, no, ng mga blockages dyan sa isip at sa puso ninyo, sa sarili ninyo, sa energy field ninyo. Tanggalin na ang mga negative energies dyan para walang maging barrier, walang maging blockage, you know, at dumating talaga sa buhay ninyo kung ano man ang iyong wish, no, na mangyari sa buhay ninyo. At this is also a time for happiness, Aries. A time for happiness, magiging masaya ka lang kasi syempre kung ano yung gusto mo, ano yung wish mo ay makakamit mo na, no, matatanggap mo na dito. Masaya lang ang lahat, magiging masaya ka lang dito, masaya ang iyong puso at alam mo yun na pure joy dito ang mararamdaman ng karamihan sa inyo, Aries, no? This is also a time for love life, no? Maaring magiging masaya din ngayon, mas ekstrang masaya ang inyong mga relasyon ngayon sa inyong person. Kung kayo naman ay single dito at kung kayo ay handa na or naghahanap ng bagong pag-ibig, maaring ito din yung panahon para ma-meet mo na yung tao na magiging inspirasyon mong muli, yung taong na magpapasaya sa iyong muli, yung mga ganon. So tingnan natin kung ano pa ang ganap para kay Aries sa May 9. Let go of guilt. Ayan, yun ang mensahe sa inyo. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done, and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. Ayan, so iba sa inyo dito, no? May mga guilt feelings na nararamdaman dahil maaring may mga regret ang iba sa inyo dito na sana nagawa ko yung ganito, sana ganito ang ginawa ko noon, no? Sana nasabi ko ang ganito at hindi yung ganun. No? Maaring may mga ganong bagahe sa dibdib at isip ninyo ang iba sa inyo dito, Aries. At sinasabi ng mensahe ito na let go of your guilt. Let go of your guilt. Dahil lahat naman ng bagay ay meant to happen, 'di ba? At a certain time. May mga purpose iyan, eh. May mga purpose. May mga bagay na nangyayari na hindi natin ginusto, may mga pangyayari sa buhay natin na or mga nasasabi tayo na pinagsisisihan natin, but it doesn't necessarily mean na buong buhay natin ay magsisisi tayo, because we can always make changes sa buhay natin para mabawi natin, 'di ba? Makapag-bounce back tayo at makapagbawi tayo sa kung ano man yung mga hindi masyado magandang nagawa natin in the past, 'di ba? There's always room for improvement, ika nga. Kaya huwag ninyong pahirapan ang inyong sarili. Okay, Aries, kasi parang ano nangyayari dito kung hinuhold ninyo yung guilt ninyo pa sa dibdib ninyo ay hindi kayo makakaramdam dyan ng kaluwagan sa dibdib, hindi kayo, parang pinapahirapan ninyo ang sarili ninyo dyan, no? Pinapahirapan ninyo ang sarili ninyo dyan. So, ngayon, parang sinasabi ng mensahe nito na let go of your guilt and forgive yourself
forgive yourself and forgive others din naman. Kung meron ding naka-apekto, no, ng inyong pag-iisip, ng inyong nararamdaman sa ngayon ng mga ibang tao din, no? So let go of guilt and just be happy, and you can always change something, no? Kung ano man yung mga nagawa ninyo in the past, nasabi ninyo in the past, you can still fix it ngayon, no? So, yun ang mensahe para sa inyo ngayon, Aries, and I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. I hope you're doing well, and this is your daily message for May 9, and this is for all Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So, Leo, paunang mensahe ninyo, we have the 8 of air. Ayan. So, maari ang iba sa inyo dito nakakaramdam ng akala ninyo natatrap kayo sa isang sitwasyon, no? Sitwasyon na maaring hindi kayo makagalaw, wala kayong freedom, yung mga ganun, yung parang restricted siguro, no? Yun ang pakiramdam ng iba sa inyo dito. But the reality is, no, sinasabi ng energy na to, na that is just an illusion, no? Ang reality ay kung gugustuhin nyo lang na maging malaya talaga kayo, magiging malaya kayo. Because, in fact, wala naman taong nagre-restrict sa inyo, wala naman nagpe-prevent sa inyo to do whatever you want to do dito, kundi yung parang kayo mismo, no, yung isip nyo mismo yung nag-hold back, yung isip ninyo mismo yung pumipigil sa inyong sarili dito para maging malaya kayong gawin ang kung ano man sana ang gusto ninyong gawin. So that is all about negative thoughts is what I'm feeling dito, Leo, no? Maaring yung mga negative thoughts na yan, yun talagang nagpipigil sa inyo. Yun ang nagsasabi sa inyo na you are trapped in a situation, na you can't do this, you can't do that, or maaaring you're afraid to take action, no? Yung mga ganon. But sinasabi dito na you can break free from this situation, you can break free from this thinking. Dito, Leo, kung gugustuhin nyo lang. Okay? Maaring ang iba sa inyo dito natatakot lang, no? Na baka hindi kayo, alam mo yun, baka hindi kayo magtagumpay sa kung anong gagawin ninyo, baka natatakot kayo sa magiging outcome kung hindi yun ang gusto ninyong maging outcome sa gagawin ninyo. Maaring may mga ganong iniisip ang iba sa inyo dito, no? But you'll never know, diba, Leo, until you try it. Diba? Until you try it. Kaya, wag ninyong isipin na hindi ninyo kayang gawin, no? Ang mga kayang gawin ng iba. Wag ninyong isipin na hindi ninyo maaabot kung ano man yung mga gusto ninyong abutin. Because, you'll never know that until you start doing something para maabot ninyo yung kung ano man ang gusto ninyong ma-accomplish. Diba? Kung hindi niyo susubukan, hindi ninyo malalaman. Kaya inimbitahan kayo na mensaheng ito na you break free, no? You break free from this energy, you break free from this illusion na hindi kayo malaya, you break free from this illusion na hindi ninyo kayang gawin, no? It's because, alalahanin nyo, Leon, if you have all it takes to succeed in life, you have all it takes to achieve kung ano man yung mga gusto ninyong ma-achieve sa buhay ninyo. Because unang-una, equipped na kayong dati, Leo. Equipped na kayo. You are given gifts, talents, skills dito na magagamit ninyo para maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Kung sa pakiramdam ninyo kulang, or maaaring sa pakiramdam ninyo hindi kayo kasing galing pa ng gusto ninyong maging magaling talaga kayo, yung level na kagalingan na gusto ninyo, ay nako, ang daming resources, diba, out there na
pwedeng makatulong sa'yo para mas maging magaling ka sa kung ano mang area ang gusto mong super galing ka. Diba? Madami dyan. Maraming courses, maraming pwede kang kunin ng mga crash courses, you can do your own research. No, depende sa inyong pangangailangan, pero anything and everything is available na ngayon para sa atin, Leo, no? Sa YouTube lang, ang dami-daming resources na pwede natin pagkuhanan ng inspirasyon na makakatulong sa atin para mas ma-enhance natin ang mga skills natin, yung mga gifts and talents natin, di ba? For free. O, meron din naman kung magbabayad ka, may mga schools dyan, di ba? Online, ganun. Na maaari nating pagkuhanan ng source para tayo ay makapag-enhance or makapag-hone tayo ng kung ano man yung area ng buhay natin na gusto pa nating mag-excel or mas maging magaling pa. Kaya, ang dami-dami, no? Ang dami-dami natin pagkukuhanan ng resources dito, Leo. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob. Okay? Huwag kang mawala ng pag-asa at huwag kang panghinaan ng loob dahil buksan mo lang yung isip mo, buksan mo yung puso mo, no? Buksan mo yung inyong mga mata. Dahil kung kaya, kung ano yung kaya ng iba, kaya mo din. Okay? Yun lang ang isipin mo. Get inspired to those accomplishments ng iba, no? Na kaya mo, kung kaya nila, kaya mo din, Leo. Dahil we are all created equal dito, Leo. Kung ano ang meron silang kakayanan, you know, meron ding kakayanan in your own way, diba? Lahat tayo binigyan niya ng talent, skills, and gifts. So, it's all up to us kung paano natin gagawin yan, okay? Kaya, kayang-kaya mo ding magtagumpay in your own way dito, Leo, okay? So, yun ang iyong pagkakatandaan. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob, okay? Huwag kang ma-discourage dahil kayang-kaya mo din magtagumpay katulad ng iba. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Leo. We have power of prayer. Ayan, magdasal si Leo. Magdasal, okay? Dahil, you know, huwag kang mag-isip na ikaw ay nag-iisa sa mundo, no? Huwag kang mag-isip na walang tumutulong sa'yo. It's because yung spirit realm is laging nandyan sa tabi natin, no? They are just a prayer away at makipag-usap ka lang through prayer at they will come to the rescue. Kung kailangan mo ng inner strength, ibibigay nila yan sa'yo. Kailangan mo ng courage, ibibigay nila yan sa'yo. They are just a prayer away, no? Yung mga resources na yan, kung yan ang kulang sa'yo ngayon, it will come. It will come at the right time na kailangan mo yan. So, you just have to continue doing, no? What you are doing or what you are planning to do, simulan nyo na yan, no? Huwag kang magpatalo sa negative thoughts because it's not going to bring you anywhere, no? So, instead, palakasin mo yung iyong drive ngayon, yung iyong determination ngayon, and you will see, no? You will see na pagdating mo doon sa kailangan mong puntahan or sa gusto mong puntahan, masasabi mo na sana pala hindi ako nagpapigil sa mga negative thoughts ko, sa mga negative feelings ko. Sana pala noong palang ginawa ko na to, edi sana matagal ko nang nai-enjoy kung ano ang nai-enjoy ko ngayon. Diba? So may mga ganong ganap yan. Kaya ngayon pa lang, no, baliktarin mo na ang mga negative thoughts na yan, transmute that into positivity. Okay? Para mas madami kang mai-enjoy sa buhay, mas madami kang may experience na magaganda sa buhay, sa mundo, 'di ba? So, always pray, no, wag kang panghinaan ng loob. Always pray and ask for guidance and ask for protection and mararamdaman mo ang gabay, mararamdaman mo ang love ng spirit realm sa'yo dito, Leo. And you will be supported sa kung anumang endeavor ang gusto mong gawin. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you are doing well. And this is your daily message for May 9. And this is for all Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs.
General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sagittarius. So, mensahe ni Sag ay Queen of Fire. Ayan. So, this is someone na very confident, very warm, very intelligent, graceful, no? This is your energy, Sagittarius. Kaya naman, napakagandang mensahe ito para sa'yo, no? Because parang nagwa-warning ito for most of you, Sagittarius, na you are going to succeed sa kung ano man ang iyong iniisip. Kasi when you embody the energy of Queen of Fire, talagang yung passion mo, no, sa kung ano man ang gusto mong gawin, sa kung ano man ang ideas mo, ang mga plano mo sa buhay, no, ngayon na gusto mong simulan, talaga namang makakasiguro ka na talagang you will achieve it, no? Pupuntahan at pupuntahan mo yan. Sisikapin mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat in your power para makamit mo ang gusto mong makamit. Kasi, ano ka dito? Driven, no? Confident ka na maaabot mo talaga yan. And, ang passion mo for that, no? Is really high talaga. Kaya talaga naman, makakasiguro ko dyan that you are going to succeed kung ano man yung gusto mong gawin ngayon, no? And for others of you naman, no, na in the past, maaring pinanghihinaan ng loob, no? Maaring nakukulangan ka din ng drive, no? In the past, maaring mababa ang iyong self-confidence, no? Kung yan ang inyong nararamdaman in the past. Ngayon, you know, parang sinasabi sa iyo ng energy na to, na get up, Sagittarius, get on your feet, spread your wings, and fly high. Because there is no room dito para mag-play small ka, no? Alalahanin mo na meron kang skills, meron kang gifts, meron kang talents, na na-equipped ka sa lahat ng kailangan mo para ikaw ay magtagumpay sa kung ano man ang binabalak mong gawin sa buhay mo, okay? So, wag mong i-underestimate ang sarili mo, unang-una. Instead, pagtiwalaan mo ang iyong mga kakayanan. Magtiwala ka sa iyong sarili, okay? Once na mag-decision ka dito, Sagittarius, na simulan mo na kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, kung ano man yung ini-envision mo, na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, walang duda, mararating at mararating mo yan, no? Mararating at mararating mo yan. Dahil once you take the single step dito para makalapit ka sa iyong mga pangarap, sa pagtupad ng iyong mga gusto mong makamit sa buhay, you will be supported, no? You will be supported by the divine universe dito. At mararamdaman mo na lang na kaigaan, no, ng iyong journey. Mararamdaman mo na kahit may mga hiccups kang ma-encounter along the way, magiging magaang lang ang lahat because you will be supported. So, tingnan natin kung ano pa. Organize for success. Ayan. So, talaga naman, no? Ngayon pa lang ang encouragement sa iyo ng spirit dito is nandiyan na agad, no? So, ito. Meron kang ina-envision sa sarili mo. Kung meron kang goal na gusto mong abutin ngayon, gusto mong gawin. So, ngayon parang sinasabi sa iyo na mensaheng ito na go for it, Sag, no? Parang yun ang sinasabi sa iyo ng spirit ngayon na go for it. Magsimula ka ng magplano, magsimula ka ng mag-strategize, magsimula ka ng i-organisa ang journey na to, kung ano ang una mong gagawin. 'Di ba? Kung ano yung plano mo, 'di ba? Anong mga gagawin mo just in case ganito ang mangyari so that you can make your plan A, plan B, plan C, 'di ba? Para handang-handa ka talaga. So, parang sinasabi sa iyo dito na sige na magsimula ka na magplano because kung ano man ang pagpaplanuhan mo ngayon, I will support you all the way, okay? Kaya naman inaanyayahan ka na dito, no? Na parang ang invitation na to is
parang buo na, no? Parang buo na sa spirit realm kung ano yung dadatnan mo dito, no? Kaya ang mensahe na to, organize for success. Kasi parang naghihintay na ang success sa'yo. You just have to figure out ngayon kung paano mo sisimulan ang journey na to. So you need to organize your thoughts, your plans dito, kung ano pa ang mga kailangan mo as you take the first step ngayon, because yung mga second step, third step, and so on, no, it will just come naturally. Ang mahalaga ngayon, pagplanuhan mo na kung ano ang gagawin mo sa simula, no, kung paano ka magsisimula, kung kailan saan ka magsisimula, no, kasi buo na, no, buo na yung ending, 'di ba, ng kung ano man ang pinaplano mo nito, parang buo na yan sa spirit realm. So yung journey na lang, yun na lang ang parang binibigay sa'yo dito na sige, yun ang asikasuhin mo. At pag nakapagplano ka na kung paano mo sisimulan dito, I will help you sa mga susunod mong, sa mga susunod na steps pa na gagawin mo. So parang ganun yun, no? So good luck to that, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.